Hi guys! Welcome back po sa Vigil Love TV and welcome back to our channel. Yes, you're seeing it right guys. So, it's been quite a while po since si host Jel ay gumawa ng isa na namang tutorial. So, I decided na i-share sa inyo itong tutorial na to, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko live streamers para mas maging masaya ang inyong mga live stream. So, bago ko ituloy itong video na to, sabihin sa inyo kung ano tong tutorial or what this tutorial is all about, ipapasok ko lang po muna ang ating station ID. Kaya intro, pasok! Welcome back guys, and I'm back, yes, I'm back, balakubak for another tutorial para sa mga kapatid ko dyan sa YouTube. Shout out sa lahat ng mga live streamers out there. So this is host Jel from Vigil Love TV. So for today's vlog guys, I decided to make this tutorial para naman po makatulong again sa mga kapwa ko live streamers to have or to give their audience fun on during their live stream. So, ang ating tutorial for today is all about sa isa sa pinakakilalang laro din ng mga Filipino, which is ang Nani? Bingo! Yes, guys. So, marami na pong nagla-live stream ngayon. Actually, patok na patok sa ibang mga live streamers ang nagpapalaro, guys. So, isa sa mga kilalang laro ngayon sa mga live stream ay ang bingo. So, i-share ko tong tutorial na to para makatulong sa mga nagla-live stream kung paano po magpapabingo sa inyong mga live. And sisingit ko rin po yung isa pang klaseng laro, which is ang ruleta. Ayan, pag-uusapan din natin mamaya ang ruleta. So, ang tanong, host, paano ba mag-set up ng pabingo sa aking live stream? So, for those po na hindi masyadong techie, ito po ang pinaka-suggested way para po makapag-bingo kayo sa inyong live stream. Gumamit ng third-party app. And in our case, ang ating gagamitin po ay ang tinatawag naming Pato StreamYard. So, itong StreamYard guys, isa po itong third-party app na ginagamit ng mga live streamers sa kanilang mga live. Kadalasan, ito po yung ginagamit para po makapagpaakyat ng mga bisita sa kanilang live stream. And additional note lang po, if you're using a third-party app sa inyong mga live, when it comes to your WH, gusto ko lang din sabihin na hindi po buo ang makukuha niyong WH or watch hour sa inyong mga live. Kayo po, kapag kayo po ay gumagamit ng third-party app gaya ng StreamYard, StreamLab, and so forth. So, going back, para po mapagana ang inyong mga bingo, is kailangan nyo pong mag-set up muna ng isang live gamit ang third-party app na StreamYard. So, most likely, yung mga live streamers dyan, meron naman na kayong StreamYard. So, the usual way lang din po kung paano po mag-set up. So, syempre, maglalagin kayo sa StreamYard. Tapos, ilalagin nyo yung account nyo. And then, ito po ang dadalhin sa inyong page. Dito kayo dadalhin. And then, all you need to do is to enter studio. Enter studio po tayo. So, pag nag-enter studio po kayo, ito po magiging itsura ng StreamYard nyo sa inyo. Sa end ng mga live streamers. Dito po sa bandang baba, ayan, makikita nyo po sa bandang baba, meron po tayong option na mag-share. Okay, may option po tayong mag-share. Para po makita yung bingo nyo sa mga end ng audience nyo, kailangan nyo pong pindutin to. Yan, may dalawang option pong lalabas. Unang-una, syempre, kailangan nyo pumunta sa isang bingo na site. At I would advise na dito po kayo pumunta sa site na to. Pak! Ayan po. Ito po yung URL o yung site kung gusto nyo pong magpabingo. So, i-add ko na lang po ito sa description box sa baba para kayo rin po ay makapag-install nitong game na to na bingo. Yan, kakopi nyo lang po ito. Open kayo ng tab.
dito po sa search. Copy nyo lang po. Pak. And voila! Andito na po kayo sa page niya. Ganito po makikita nyo kapag nag kinopy-paste nyo po at in-enter nyo. Scroll lang po kayo sa bandang baba. At ito na po ang ating bingo. Ayan, balik kayo sa screen na to ng StreamYard nyo. Ikiklik nyo po yung share. Pag-click nyo yung share, ang piliin nyo, share screen. Pak! Now, may isang pop-up box pong lalabas. Itong unang option, entire screen, ito po yung screen yung ito. Itong buong screen na nakikita nyo ngayon. Pag sinabing window, pak! Ibang window po yan. Kung halimbawa, meron po kayong ibang window na bukas. Halimbawa po, magbubukas kayo ng isa pang, ayan. Di dalawa na po yung window nyo. Nakita nyo nag-iba yung ano, nag-iba. Kanina isa lang siya, di ba? Kasi isa lang yung window na bukas, which is itong window na to. Pag nagbukas po kayo ng ibang window, ito po yung lalabas. Ito yung isang window. Ha? So, pag i-share screen po ninyo, mamimili kayo ng anong window ang gagamit, i-share screen nyo. Ito bang window nyo na yung actual na computer nyo o itong window na to, which is this. So, for example po, ang i-share nyong window ay ito. Click nyo lang po yan, and then share. Makikita nyo po, nag-iba na po yung itsura ng ating live stream. So, yung window nyo, lumiit, ang naka-highlight po ay ang window na isa. So, kung gusto nyo naman pong bumalik dun sa window, yung entire screen ng computer nyo, ang inyong i-share, i-stop nyo po muna yung sharing. Ayan, may makikita po kayo rito na stop sharing sa bandang baba. Click nyo po yan. Babalik sa normal ang inyong StreamYard. Balik po ulit kayo sa share. Share screen. At ang piliin nyo naman po ay ito. Entire screen. Yan. Pag kinlik nyo po yan, then click then share. So, lalabas po dyan sa screen nyo, yung mismong screen, window ng computer nyo. So, yan na po siya. So, for example po, yung pinaka-bingo ninyo ay nandito sa screen ng inyong computer, yan po ang i-share ninyo. All you need to do is to go to the tab, which is ito pong tab na to. Pag kinlik nyo po to, pak! Yan, lalabas na po dyan ay ang screen ni Bingo. Ngayon guys, kung gusto nyo lang pong lakihan yung pinaka-screen nito, ito lang po ang inyong pipindutin. Buong screen na ng computer o ng cellphone ang makikita na ng audience nyo ay itong malaking screen na to ng bingo nyo. So, let's talk about naman po itong bingo na to. So, ito pong bingo na to, may mga settings po siya. Itong malaking tornilyo po na nakikita nyo, pipindutin nyo lang po yan. Now, meron po kayong option to either have your bingo from 1 to 90 o 1 to 75. So, kung gusto nyo medyo konti yung numbers, pindot nyo lang po tong 1 to 75. Yan. Tapos, may option din po kayo rito na may sounds. Pwede rin pong option na magsabi ng numbers. So, bigyan ko po kayo ng sample. Para po mag-draw ng numbers dito, ang pipindutin nyo lang po ay ito pong call. Tingnan niyo po ah. A duck and a flea. 23. Ngayon guys, kung gusto niyo pong linisin o tapos na kayo sa first set ng bingo niyo at gusto niyo alisin yung mga numbers diyan, syempre kailangan niyo lang pindutin ang clear. Second round na kayo agad. Ngayon kung gusto niyo siyang lumiit, babalik kayo dun sa screen ng StreamYard. Hover niyo lang po yung mouse dito sa bandang ng gitna. Ayan, may lalabas pong X. Click nyo lang po yan. Click nyo lang po. Liliit siya uli. So, ganyan po. Same thing goes din po sa, ano, sa ruleta. So, for example, gusto nyo buksan yung ruleta. Na yan. Diba? Yan pong games na yan. Siguro marami na kayo nakikita sa live na ganyan. Meron din pong full screen. Exit full screen. Ngayon, dito po nilalagay yung mga names.
So, halimbawa po, nagpaparuleta kayo. Ang mga kasali, kunyari, si Angel. Si Rufo. Si JR. JR. Tama kayo pang, ano yung pangalan mo talaga? JR. At si Hampi. So, bawat type niyo po ng name dito, lalabas na po sa ruleta yan. Ngayon, kung gusto niyo na pong pagsimula ng ruleta, gusto niyo na umikot yan, pipindutin niyo lang po itong puti sa gitna. Ping! Lalabas na po dyan yung nanalo. Diba? Perfect. So, alisin niyo na po siya. So, let's try this in a bigger screen. Pipindutin nyo lang po yung full screen. Click nyo po yung gitna. Yan. Ganyan po siya. So, may option po kayong alisin yung pangalan na yan dun sa ruleta by clicking this remove. O kung gusto nyo mag-spin again, click nyo na lang po itong close. At hindi mawawala yung name ni Humpy dyan. So, ganyan po. Yan po ang ating games. Ang tawag dito, ang bingo at ang wheel of names. So, I hope nakatulong po ako kahit papano sa mga gusto pong magkaroon ng games sa inyong mga live stream. Again, with the use of a third-party app called StreamYard. So, hanggang dito na po itong tutorial video na to. Sana nag-enjoy kayo. And if you like the video and you think you helped, it helped you guys a bit, please give this video a thumbs up. And please do share it sa mga kapatid natin sa YouTube, lalong-lalo na po yung mga nagla-live stream, para naman po makapagbigay ng enjoyment sa inyong mga audience. And if you're not yet subscribed to our channel, guys, please do subscribe to BJLope TV. Again, ang aming, ayan, ang kalapating mataba. Ayan. Yan po ang aming logo. Please to subscribe to BJLope TV and don't forget to hit the notification bell sa baba para lagi po kayong updated sa aming mga videos, premieres, uploads, and even our live stream. So, if you have questions, guys, or suggestions, comments, violent reactions, you can also put comment dyan po sa baba, sa comment box, para naman po malaman ni Host Jel kung may gusto kayong pa-tutorial, lagay nyo lang din po sa description box. And if you also have time, guys, I also have a live stream. I have a silent live every day. That will be from 10 a.m. to 12 noon. At syempre, my live si Host Jel, my live stream si Host Jel, every 9 p.m. to 11 p.m. ng gabi. That's also every day, guys. So, hanggang dito na lang po tong video.